Good morning, Pilipinas! Nagbabalik ang Panahon TV. Inaasahan nga pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Trami mamayang hapon. Magdudulot ba ito ng mga pag-ulan sa ating bansa? Narito ang 3-day weather forecast mula sa PAGASA. Sa Baguio, asahan ang pangkalahatang maaliwal sa panahon na magpapatuloy hanggang Martes, pero may chance pa rin yan na mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog pagdating ng hapon o gabi. Ang temperatura maglalaro yan sa pagitan ng 15 to 24 degrees Celsius, habang sa Miyerkules, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Manila, asahan naman ang all good weather condition na magpapatuloy sa susunod na tatlong araw. Ang temperatura dyan papalo sa 32 degrees Celsius. At sa Cebu, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil yan sa Intertropical Convergence Zone. Ang temperatura dyan maglalaro sa pagitan ng 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Davao, asahan rin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na magpapatuloy hanggang Martes. Pero pagdating ng Miyerkules, asahan naman na gaganda ang panahon. Ang temperatura maglalaro yan sa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog bukas. Pero pagdating ng Martes, asahan gaganda ang lagay ng panahon. Pero pagdating naman ng Miyerkules, asahan ulit na nang maulap na panahon na may mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, ang temperatura aabot ng 32 degrees Celsius. Isang linggo makalipas ang pananalasa ng bagyong Umpong sa Northern Luzon bilang na mga nasawi sa Itogon landslide na dagdagan pa. As of 5:15 PM kahapon araw ng Sabado, umabot na nga sa 42 ang na-recover na bangkay dulot ng gumuhong lupa dahil sa hagupit ng bagyong Umpong. Bagamat pahinto-hinto ang operasyon dahil sa panakanakang pag-ulan, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang search, rescue and retrieval operation sa nasabing lugar. Lubos na nakikiramay ang Panahon TV sa mga pamilya o kamag-anak ng mga nasawing biktima. Samantala, sa usaping kapaligiran naman, mahigit 1,000 mamamayan ang dumalo sa 33rd International Coastal Cleanup kahapon na ginanap along Manila Bay. Dinaluhan ito ng iba't ibang representative galing sa sektor ng gobyerno, maging ang mga estudyante at mga volunteers. Abangan yan at iba pang detalye ukol dito sa special segment ni Cathy San Gabriel. Diyan lamang kayo, magbabalik kami matapos sa ilang paalala.